Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Napahiya itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang tita Giselle pagkatapos nitong sabihin ni Doktora Annalyn Santos na umamin na umano ang nag-hold up sa kanya at pinukpok pa nito ang kanyang mga kamay. Na binayaran lamang umano ito ni Moira sa kadahilanan na agad naman nitong sinusumbong ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang tita Giselle, ngunit ikinabulagta nito ni Doktora Annalyn Santos nang iharap nito ni Doktora Annalyn Santos ang taong nagpukpok ng kanyang kamay at kasama nito itong si Moira sa kanyang tita Giselle ay dito ikinagulat nito ni Doktora Annalyn Santos at hindi ito makapaniwala na naisahan itong si Doktora Annalyn Santos sa taong nagpukpok sa kanyang kamay at ni Moira. Dahil lang tanungin ito ni Giselle itong tao na nagpukpok sa kamay ni Doktora Annalyn Santos kung totoo nga ba umano ang mga sinasabi ng kanyang pamangkin na itong si Doktora Annalyn Santos na nagsabi umano ito na binabayaran lamang umano ito ni Moira. At dito, inig nito ni Moira na nagsumbong na pala ang tao na kanyang binabayaran sa kadahilanan na agad naman itong nilapitan ni Moira ang tao na kanyang binabayaran at agad naman itong binulungan ni Moira na sa oras umano na sasabihin umano nito ang totoo. Sa oras umano na ilaglag umano nito si Moira, niniguraduhin umano nito ni Moira na maputulan na umano ito ng hininga sa kadahilanan na ikinatakot naman nito ng tao na binayaran ni Moira sa kadahilanan na hindi na ito nagsasabi ng totoo. Pagkatapos nitong tanungin ni Giselle ang tao na nagpukpok sa kamay ni Doktora Annalyn Santos kung totoo nga ba umano na may kinalaman ang kanyang sister-in-law na itong si Moira, ay dito gulat na gulat itong si Doktora Annalyn Santos nang salita itong tao na hindi umano totoo ang mga sinasabi ni Doktora Annalyn Santos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.